Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdirimang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay Lunes, sa ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa araw na ito, atin ding ginugunita si Santa Rita ng Kasha, isang Agustinia na madre na nagkaroon ng biyaya na makatanggap ng sugat mula sa koronang tinig. Upang tayo ay maging marapat na gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at ang ating mga pagkukulang. Sabay-sabay tayo, inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong matularan namin ang pagkauliran ni Santa Rita na nagpunyaging makatulad ng dugha at mapagkumbabang misiyas upang sa pagtahak naming matapat sa iyong pagtawag, marating namin ang hantungang inaalok ng iyong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubundukin ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatuwid bagay kay Jesus." Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang
sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang kaharian ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos ang kaaway pakalating at ang mga namumuhi tumakas sa kanyang piling. Kung paanong iyong ulap tinatangay noong hangin, gayon sila itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong iyong pagkit sa apoy ay natutunaw, ang sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan, ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang Diyos na naroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. May tahanan siyang laan sa sinumang nalulungkot, ang bilanggoy hinahango upang sila ay malugod. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lahat. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit na kalaan upang kay Kristo umisan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po ituwira na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin nino man. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayunmay, hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan. Ngunit, laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat.
Mga kapatid, tayo ngayon ay Lunes, ay kapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa araw na ito, ating ginugunita si Santa Rita ng Casia, isang madreng Agustinian, patron ng mga dumadaan ng napakahirap na sitwasyon sa kanilang buhay, mga kapatid. Bakit? Dahil din sa hirap na pinagdaanan ni Santa Rita ng Casia sa kanyang naging asawang napakalupit. At nung namatay, pinatay ang kanyang asawa, mga kapatid, imbis na sumunod si Santa Rita ng Casia sa nakagisnan, nakaugalian ng panahon na iyon na maghiganti, mas pinili pa ni Santa Rita ng Casia na magpatawad, mga kapatid. Sa pagkamatay ng kanyang asawa, ang kanyang buhay ay kanyang ginugol, mga kapatid, sa pagdadasal at sa paghahandog ng kanyang sarili sa mga nangangailangan. Siya ay biniyayaan ng sugat na mula sa tinik ng koronang tinik ng ating mahal na poon. Sa ating ebanghelyo rin, mga kapatid, marinig natin, mga kapatid, kung paano kinilala ng mga alagad ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ang kanyang pagkamakadiyos. Pero narinig din natin, mga kapatid, na kahit na kinilala ng kanyang mga alagad ang kanyang pagkadiyos, sabi ng ating mahal na poon, mga kapatid, na siya ay kanilang iwanan, abandonahin ng kanyang mga alagad dahil sa hirap ng kanilang mga sitwasyon na pagdaanan, mga kapatid, kanilang ililigtas ang kanilang mga sarili nang si Jesus, nang ang ating mahal na poon ay arestuhin, pahirapan, at ipako sa krus. Ayaw nila na masali sila, mga kapatid, no? Natakot sila. Self-preservation na siyang ugali, karakter ng mundo. Hindi nakakakilala, no? Ng mundong hindi nakakakilala sa ating mahal na poon. Araw-araw, mga kapatid, ang ating pananampalataya sa Diyos, ang ating pagtitiwala sa ating mahal na poon ay nasusubukan. Lalong-lalo na, mga kapatid, na ang mundong ating ginagalawan ay sobrang makasarili. Ikaw ba ay makikisama na lang sa pagiging makamundo ng mga taong nagpapalibot sa iyo? O manindigan ka ba sa iyong pananampalataya? E kapag isa sa buhay mo ang iyong pananampalataya, baka talikdan ka ng iyong mga kaibigan dahil ikaw ay boring at killjoy, no? Ngayon ang meron tayong tinatawag na cancel culture, mga kapatid, lalo na sa mga kabataan. Pag ayaw nila sa iyo, no? Ikaw ay ini-ignore, no? Ikaw ay binabaliwala, no? Ikaw ay nawawala sa kanilang mundo. Kina-cancel ka, mga kapatid. No? Baka hindi ka makasabay sa iyong mga katrabaho. Baka masyado kang banal at isa kang banta sa mga hindi nila magagandang mga gawain, mga kapatid. Pero mga kapatid, dapat palaging nakatatak sa ating mga puso ang pagmamahal natin sa ating mahal na poon. Hindi lang po enough na sabihin natin na tayo ay mga deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Dahil kapag tayo ay totoong mga deboto, mga kapatid, dapat
Tayo ay mayroong lakas ng loob na isabuhay ang kanyang mga turo, mga kapatid, na limutin natin ang ating mga sarili for the sake ng ating kapwa at sa Diyos. Di bale na na i-cancel tayo, mga kapatid, na mahalin natin ng sobra-sobra ang ating Panginoong Diyos at mahalin natin ang ating kapwa na hindi tayo gagawa ng mga bagay na alam nating makakasama sa ating kapwa. Ang ating mahal na Poon ay nagpaalala sa kanyang mga alagad, mga kapatid, na kahit pa man na sila ay talikda ng mundo dahil sa kanilang pagsasabuhay sa turo ng ating mahal na Poon, hindi dapat sila mangamba dahil nasa kanila ang banal na Espiritu, nasa atin, nasa inyo, mga kapatid, ang banal na Espiritu na siyang magbibigay sa inyo ng lakas at gagabay sa inyo. Kaya, mga kapatid, kahit paman sa gitna ng mga malalakas na temptasyon na tumalikod tayo at iabandon na ang ating pinakamamahal na Poon, kapag tayo ay nakakaranas ng ganitong pagkakataon, mga kapatid, huwag kang matakot. Bagkos dawagin mo ang Espiritu Santo, magdasal ka, mga kapatid, at hingin mo ang lakas at gabay ng Espiritu Santo. Maniwala at magtiwala ka sa ating mahal na Poon dahil siya ay muling nabuhay. Ang kanyang muling pagkabuhay ang pinakamilagro na siyang nagpapakita at nagpapaalala sa atin na siya nga, mga kapatid, ang sugo, ang anak ng Diyos na pinadala niya para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan, para sa ating kaligtasan. Hari nawa. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pagkatapos mapagtagumpayan ni Jesus ang mundo, isinugo niya ang Espiritu upang tulungan tayo sa mga hinaharap nating pagsubok at sa ating misyon na magpatotoo sa Kanya. Manalangin tayo upang pagkalooban tayo ng lakas at hilingin ang Kanyang tulong sa ating mga pangangailangan. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga inuusig naway magkaroon ng lakas ng loob na manindigan sa kanilang paniniwala, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga natutokso naway mapaglabanan ang kanilang kahinaan sa pamamagitan ng biyaya ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga nag-aalay kay Kristo ng kanilang gawain, propesyon at negosyo, naway makatagap ng lakas sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin sa Kristiyanong paraan, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga may sakit naway makaranas na nakapagpapagaling na haplos ng banal na Espiritu, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng maningning na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan, manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Sa katahimikan ng ating mga puso, dalhin natin sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno
ang ating mga personal na kahilingan at ang mga panalangin ng mga kapatid nating humihingi ng pagdadasal sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, loobin mong makasalo kami sa iyong tagumpay. Makapangyarihang Ama, magagawa mo ang lahat ng bagay. Marapatin mong gamitin namin ang iyong kapangyarihan sa lahat ng aming ginagawa para sa iyong ikaluluwalhati. Hinihiling namin dito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo, at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, minarapat mong si Santa Rita ay maging bagong nilikha bilang kawangis mo. Ipagkaloob mong kami ring pinagkalooban mo ng pagbabago ay makapaghain ng mga alay na kalugod-lugod sa iyo. Sa pamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon, ikinagagalak naming may mga banal na tao na natalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa'yo. Ngayon sa amin ibinigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ni Santa Rita de Casia at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago tumagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Tunay laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Si Kristo'y inihain na Pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Alleluia.
mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards o pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay Santa Rita para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.